So, good day mga boss. Welcome na naman po sa ating panibagong video. So, sa video natin ngayon mga boss ay ipapaliwanag ko sa inyo boss, o sasabihin ko sa inyo yung mga kailangan natin na mga gagamitin kung tayo ay mag-i-install mga boss o mag-DIY tayo ng mini driving light sa ating mga motor mga boss. So, ito yung ating topic ngayon. Items we need installing mini driving lights. So, yan mga boss. So, dito mga boss, ang kailangan nating mga items ay aabot siya ng 6 na items mga boss. So, iisa-isahin natin yan at ipapaliwanag natin kung para saan yung mga item na yan mga boss. So, yan. Simulan na natin. So, syempre, ang topic natin ay mini driving light mga boss. So, syempre, yung ating number 1 mga boss ay so, MDL. So, o yung ating mini driving light. So, dito mga boss ay ang unang-una natin ay ating MDL. So, yan. So, syempre, kung maglalagay tayo ng mini driving light, syempre, ito yung pinakauna mga boss. So, sa paglalagay ng MDL mga boss ay kailangan tama yung ating wiring at mas maganda mga boss na yung pipiliin nating MDL ay meron siyang pan o mas maganda na mas matibay yung kanyang pan mga boss. So, sa MDL ay iba-iba sila ng mga watts mga boss. Meron 30 watts, 40 watts at umaabot pa minsan ng 80 watts mga boss. So, yun ay nakadepende yung watts sa lakas mga boss. So, kung mas mataas na watts yung ating piniling mini driving light ay syempre mas maliwanag yung maibibigay niyang liwanag sa ating biyahe mga boss. So, yan yung patungkol sa mini driving light na ating ilalagay. So, kung magbibigay ako mga boss ng budget meal mga boss na idea patungkol sa mini driving light ay may ibibigay kong paya mga boss ay yung Lux o kaya mga boss ay yung Firefly. So, yan ay matitibay na klase ng mini driving light. Pero mga boss, kadalasan din, kung sa online tayo, sa Shopee o Lazada mga boss, ay meron dyan mga local o yung mga talagang below quality mga boss o low quality yung mga item na pwede nating makuha dyan patungkol dito sa mini driving light mga boss. So, unang-una bago tayo pumili o bumili mga boss ng mini driving light dyan sa online na yan ay tingnan muna natin yung mga reviews kasi kadalasan mga boss ito yung unang nasisira yung kanyang pan at sunod na yung kanyang ilaw dahil magiinit na yung mga wirings dun sa loob dahil sira na yung cooling system ng ating mini driving light. So yan, una yung ating mini driving light number 1 mga boss. So pangalawa natin mga boss ay yung relay mga boss. So dito mga boss, pwede tayong gumamit ng power relay. So yan, at yung mini relay mga boss. So parehas 12 volts ang dapat nating ilagay dyan. So dito pwede nating ilagay dyan ay yung SPDT o single pole double throw mga boss na relay. So yan, bush. So, ito, maganda tong klase ng relay mga boss, itong boost na to. Talagang tatagal siya. Pero, syempre, ingat pa rin tayo sa pagpili mga boss o pagbili dahil may mga local na nagbibenta nito, lalong-lalo na sa mga online mga boss. So, ito, mini relay. 12 volts na mini relay mga boss. So, ito, okay rin to mga boss. Matibay rin naman siya. Ang problema lang mga boss ay kailangan mo pa siyang hinangan dito sa mga terminal niya. Hindi katulad nitong bush relay, meron na siyang kasama na socket mga boss. So yan. So ito yung kanyang socket. So pwede nating ilagay yan diyan mga boss kung i-detach natin yung ating MDL o yung ating relay ay mapapalitan agad natin siya kung siya ay masisira mga boss. So yan, meron na siya mga wiring. Compare dito sa mini relay mga boss na kailangan pa natin ihinang at kailangan natin lagyan ng
shrinkable tube dahil yung sa mga terminal na yan ay medyo magkakadikit siya. So, iiwasan natin yung shortage mga boss na pwede mangyari sa ating mga wiring o sa ating ilalagay na MDL. So, dito, kailangan natin ng relay. Pangalawa natin ay relay mga boss. So, yan. Pwedeng or mini. So, yan. So, pwede kang mamili yung power relay na bush o yung ating mini relay mga boss. So, goods naman yung dalawa na yan mga boss. So, nasa sa inyo na lang kung ano yung gagamitin nyo. So, ang advantage din naman nito mga boss, ang advantage nitong paggamit ng ating bush na relay ay talagang matibay siya mga boss. So, quality talaga siya dahil ito, ginagamit talaga to sa mga sasakyan tong relay na to. Kumbaga, mas malaking amperahe yung pumapasok dito. Kaya subok na siya. Ang problema lang mga boss ay malaking espasyo yung kakainin niya doon sa loob. Kung yung motor mo maliit yung espasyo mga boss doon sa likod ng flaring, sa yun ay magiging problema mga boss dahil magkakasiksikan yung mga relay doon. So, compare dito sa ating mini relay ay isukatin natin. So, yan mga boss oh. So, yung capacity mga boss ng isang relay na bush ay halos dalawa na siya pag pinagdikit. So, yan yung pinagkaiba nila pagdating sa space mga boss sa ating motor. So, mas less space tong ano na to, yung ating mini relay dahil napakaliit niya mga boss. So, matibay din naman yan. So, yan yung ating pangalawa. Sa una ay meron tayong MDL. Ang pangalawa ay yung relay. So, sunod mga boss ay kailangan natin ng switch. So, dito, pwede tayong gumamit mga boss ng domino switch. So, yan. Pwedeng single o pwedeng double mga boss. So, eto, pwedeng single na rin dahil meron naman siyang high and low. So, etong nasa sample lang natin ay naka-dual siya mga boss. So, yan yung ating pangatlo. So, switch. So, switch na domino mga boss. So, yan. So, eto, ang advantage naman ng paggamit ng domino mga boss ay hindi na natin kailangan magbutas. Katulad ng mga switch na ginagamit na hollow switch ay pwedeng butasin yung ating mga flarings mga boss. So, pag nabutas na yung ating flaring, syempre, hindi na natin maibabalik sa dati yung kanyang itsura mga boss. Compare dito sa paggamit ng domino switch ay nakalagay lang siya doon sa side mirror mga boss ng ating mga motor. So, iipit lang yung part na yan at wala tayong madadamage na parte ng ating mga motor. So, matibay rin naman tong part na to mga boss, yung switch na to. At kahit na mabasa o maarawan yan mga boss ay talagang tatagal. Ang problema lang dito sa part na to mga boss ay madali siyang kumukupas tong part na to, yung pagkabakal niya. Dahil syempre naka-expose siya sa araw at ulan mga boss, so madali siyang kumukupas. So yan. Yan yung ating pangatlo mga boss, switch. At mas maganda na gagamitin natin ay domino switch mga boss. So kung okay lang sa inyo na butasin yung inyong flarings, ay pwede tayong gumamit ng hollow switch mga boss. So nasa sa inyo na rin yan. So yung pangatlo mga boss ay eto. So yan, fuse mga boss. So kailangan natin ng fuse para sa mga terminal mga boss o yung terminal na papunta doon sa ating battery. So kasi yung ating mini relay mga boss ay meron niyang number 30 na naka-direct dapat sa ating battery mga boss. At yung ating 85 or 86 ay naka-direct naman. O advice ko mga boss na naka-direct dapat siya sa negative terminal ang ating battery. At yung 30 ay nasa positive terminal ang ating battery. So para mas malakas yung kuryente na maibibigay niya o papasok dito sa ating relay mga boss. So yung number 30 ng ating relay ay kailangan ay meron niyang fuse. So yan mga boss, fuse yung ating pang-apat mga boss na item. So yan.
So, ilang amperahe ba mga boss yung kailangan natin na ilagay na fuse dyan mga boss kapag maglalagay tayo ng MDL? So, eto mga boss, ang kailangan nating ilagay dyan ay 10 amperes mga boss. So, yan. 10 amperes kasi kung maglalagay tayo mga boss ng mas mataas sa 10 amperes at MDL lang naman yung ating naka-install o mga ilaw mga boss o busina, ay kapag mas mataas sa 10 amperes mga boss, lalo na yung mga 20 amperes, ay pag nagkaroon ng short circuit yung ating mga wiring sa loob, so hindi kaagad mapuputol itong part na to mga boss ng ating fuse. So magiinit siya at pwedeng masunog yung ating motor mga boss dahil nga hindi nagdi-disconnect itong part na to. So yan. So yan ang kahalagan mga boss ng paglalagay ng tamang fuse o amperahe ng ating fuse sa mga project o katulad ng ganito mga boss na MDL na ating ilalagay sa ating mga motor. So yan, 10 amperes mga boss para sa ating MDL. So yan yung pang-apat mga boss. At syempre mga boss, yung ating wires. So yan. So dito mga boss, etong sinample ko dahil wala tayong mga extrang wires mga boss, etong ating project na switchless hazard. So eto lang naman yung dito lang tayo naka-focus mga boss sa ating wire. So syempre kailangan meron siyang color coding mga boss. Kung ano yung color coding ng ating motor, syempre mas maganda na masusunod natin kung ano yung kulay ng negative, ano yung kulay ng positive, at ano yung kulay ng accessories wire mga boss. Para pag once na inayos natin o nagkaroon ng problema mga boss yung ating wiring sa loob, ay alam natin kung ano yung kulay na nakadesignate doon sa mga wiring na nilagay natin. Kung negative ba o positive o siya ba ay accessories wire. So yan. So yung pang lima natin ay wire. Wires. Okay. At last mga boss, syempre hindi mawawala yung ating tape. So yan mga boss, dahil may mga dugtungan nga yan. Yung mga wiring natin ay syempre may mga dugtungan yan, hindi naman pwedeng dulo to dulo lang yan mga boss. So merong mga dugtungan yan at syempre dapat naka safety yung mga wirings natin. So mas maganda na kung maglalagay tayo ng wiring mga boss ay babalutin natin lahat ng parte ng ating wires. So para kung sakali man na bibend dyan ay hindi ka agad siya may expose dahil nakaharang siya ng tape mga boss o electrical tape na pwedeng umarang dun sa mga wire na nabalatan na mga boss na pwedeng kumunik o dumikit dun sa ating body ng motor. So sa mga bakal na pwedeng mag-spark at pagmula ng sunog sa ating motor mga boss. So yan, tape, at napakahalaga na itong parte na to mga boss na para sa ating gagawing mga DIY. So yan mga boss, yan yung kailangan natin sa pag-install mga boss ng ating mini driving light. So yan, una yung ating MDL, pangalawa yung ating relay, pwedeng power relay, boost relay, at yung mini relay, pangatlo yung switch mga boss. Nasa sa inyo na kung domino switch o halo switch o kung anumang switch mga boss yung pwede nyong ilagay, nasa sa inyo na yan. Siyempre yung fuse natin mga boss, hindi dapat mawala yan. At itong fuse mga boss ay kailangan mayroon din siyang fuse box mga boss. So mas magandang ilagay natin na fuse yung ganito na kaliit para less espasyo dun sa kakainin niyang espasyo dun sa ating motor mga boss. So parehas lang naman yan mga boss. So yan, fuse. At yung wires mga boss na kailangan ay may color codings. At last mga boss ay yung tape para sa safety ng mga wirings natin. So yan mga boss, sana ay may natutunan kayo sa ating video ito.
kung anong mga item yung dapat nating i-provide pag once na mag-DIY tayo o magkakabit tayo ng mini driving light sa ating motor. So yan. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood sa ating channel dito Medina TV. Huwag po natin kalimutan mag-like, share and subscribe mga boss para lagi tayong updated sa mga panibagong video ang ating gagawin. So muli, maraming salamat mga boss at God bless!